Magsitayo na po ang lahat. Saya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ng Diyos sa dakilang araw na ito ating isigaw. Alleluia, alleluia. Iwinaksi ang kasalanan, nalupig ang kamatayan, silayan natin ang pag-asa lang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ng Diyos sa dakilang araw ating sigaw, alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kakaas-kaasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot sa pag-anib ng iyong angkan sa araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit, sumagot si Pedro at ang iba pang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo, nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan, bilang tagapagligtas at tagapanguna upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos, pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit,
at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway, away lanang lungkot, kapalit ay galak. Buong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libu-libong laksang-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono sa apat na nilang nabuhay at sa matatanda, umawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagkadakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan, sa kanya naluluklok sa trono at sa kordero. Suma sa kanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tubunggon ang apat na nilang nabuhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kristo'y muling nabuhay, kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamaya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tiniguri ang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po. Tugon nila, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nilang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli.
sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon!" Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 meters lamang. Pag-aho nila sa pampang ay nakita sila roon na mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaanong karaming isda. "Halina kayo, mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuwang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang 3 pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyong ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ay nagbibihis ng iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba pang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan mo hindi ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy, mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Mga tao'y tipunin, ang tupa'y pakanin. Ang tao'y tipunin, ang tupa'y pakanin. Gawain ay inaalay natin katulad ni San Jose Manggagawa. At ngayong mga bulaklak para sa mahal na Birhing Maria, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait at muling nabuhay na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang pinakamahalaga, ang pinakabuod, kamusta ba ang kaugnayan natin sa Poon? Kamusta ba ang relasyon natin sa Panginoon? Alam mo ito, alam ng Diyos. At sa kaloob-looban ng puso mo, alam mo ang grado mo. Alam mo ang score mo. Kung gaano katindi ang iyong kaugnayan sa Panginoon. Sana po
ang deskripsyon ng ating kaugnayan sa Kanya ay hindi pag-iiwan. Sana naman hindi yun. Hindi sana pag-aabandula. Sana po hindi yun. At sana naman hindi pagpapalit o pagkatraidor. Kung di naman natin nagawa yon, ano ba? Alam niyo yan? Malayo ba? Malamig ba? Parang hindi mo kilala? Estranghero ba? Parang banyaga? Si Jesus? Oh, ito po ang paalala. Pakikipagkaibigan ba? Pagmamahal sa Kanya? Sa ating ebanghelyo po, hindi lamang Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Tinatanong, Nick, minamahal mo ba ako? Alex, minamahal mo ba ako? Pangalan natin ang ginagamit. Nililigawan ka ng Diyos. Minamahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Iniirog mo ba ako? Sinisinta mo ba ako? Nililigawan ka ng Diyos. Napaliwanag ko po ang ating mga pagbasa. Gawa ng mga apostol, pahayag, sulat ni Juan, at ang ebanghelyo ni San Juan, yung pagpapakita. Ang pakikipagkaibigan kay Jesus ay kilala siya. Isa pa, ang pagmamahal sa Diyos, sa Kanya, ang pagmamahal ay pangangalaga sa pamilya o komunidad na ipinagkatiwala, pinagkaloob sa iyo. Ulitin ko po, para maging matalik na kaibigan, kilala mo siya. Ito, nangingisda sila. Naku, pagod na pagod. Buong gabi, sila mga magkakabarkada sa lawa ng Tiberias. Walang, meron ba kayong huli? Wala po. Ay, buong gabi kami walang nahuli. Sapagkat ang pinakamagandang panahon para manghuli ng isda, kumanging isda ka isa gabi, eh umaga na nun. Ilagay nyo sa bandang kanan at makakahuli kayo. Nako, yung lambat, punong-puno ng malalaking isda. 153 isda, iba't ibang klaseng isda, bilang pare-pareho. May tilapia, may bangus, iba-ibang klase. Di po ako magaling sa isda, pero iba-ibang variedad. Hindi na punit ang lambat. Ano sabi ni Juan? Ang Panginoon iyon! At si tumalong kagad si San Pedro. Ito ang pakikipagkaibigan. Hindi naman ang ahas. Ay, sino ka ba? Meron ka bang box card? Vaccination card? Eh, matanda na po ako. Eh, palabas mo, sir, ang iyong senior citizen. Ganun ba ginawa? Hindi. Ngayon, ginagawa natin yon. Wala naman ang as nagsabi nun. Alam nila, si Jesus yun. Sapagkat ang pakikipagkaibigan, kilala si Jesus. Katulad tayo ni Pedro. Ikaw, ako, mga ordinaryong tao tayo. Wala naman tayong magaling na katangian. Hindi po ba? Makasalanan tayo. O kilal, o, kasama ka rin. Hindi. Kakamali kayo. Yung punto mo, taga-probinsya. Ay, hindi. Magkakamali kayo. 3 beses. Hindi ko kilala yan. Kakamali kayo. Baka ibang tao yun. Mistaken identity. Pero alam ni, marami tayong pagkakamali sa buhay. We have many regrets in life. Pero, kailangan makabawi tayo
Kaya pumupunta tayo tuwing Biyernes dito sa simbahan ng Quiapo, reparasyon. Inaayos natin ang ating atraso. Kaya nga, Simon, minamahal mo ba ako? Diyos yan na Diyos! Hindi tayo pinipilit. Mahal mo ba ako? Hindi ka namang gwapo. Di bali kung ikaw yung pinakagwapo, pinakatalento, pinagtsatsagaan pa tayo ng Diyos. At ang pagmamahal, opo naman, Panginoon, alagaan mo ang kawan, arugain mo ang tupa, kalingain mo ang kordero. At iugnay ko po yung may punto ito. Ang dulo po, si kasi magkabarkada sila, si Juan, iugnay ko po yung pangalawang pagbasa sa pahayag. Si San Juan na nakakilala, ang Panginoong yon, sinabi niya sa pangalawang pagbasa, ang pinatay na kordero, siya ang luluwalhatiin. At sa ating, paano nagtatapos ang ating unang pagbasa gawa ng mga apostol tungkol kay San Pedro? Duwag si Pedro ngayon sa Sanhedrin. Alam na ni Pedro na hindi niya pwedeng itatwa ang Panginoon. Nagkamali na ako, pero ngayon lalakasan ko yung boses ko, tatapangan ko. Ang sinabi niya kay Kayapas, kayo ang nagpapatay. Matapang yun, ha? At yung mga si Kayapas, pinapatay si Jesus, alam natin. At ang mga masasamang taong ito, ipapapatay din siya. Ayaw natin ng kahihiyan. Sino sa ating gustong mamatay? Ang sinabi, huling bersikulo, natutuwa sila sa kahihiyan. Sapagkat nagsalita sila sa ngalan ni Jesus. Ang dulo ng ating ebanghelyo, itinuro ang kamatayan ni Pedro na pararangalan niya ang Panginoon. Sa panahon ng social media, ayaw natin mabash. Tanggap ni Pedro ang kahihiyan. Tanggap ni Pedro na siya'y mamamatay para sa kanya. Yan ang pakikipagkaibigan. Yan ang pagmamahal. Ulitin ko po. Pakikipagkaibigan, kilala natin si Jesus. Pagmamahal, alagaan, kalingain, arugain ang pamilya, komunidad na ipinagkalob sa iyo. Yan. Tumunog na yung kampana. Tutula na ako. Pakanin. Bawal ang sipunin. Bawal mag-indyanin. Huwag mong sarilinin. Ang salay aminin. Taning kalabanin. Masamay talunin. Ang dumi lipunin. Birtud pagyamanin. Tinapay ay kunin. Krus ay kakayanin. Simbahan tipunin at alalahanin. Ulilay ampunin. Dukha ay pansinin. Magligtas layunin. Ang tupay pakanin. Salamat muli. Pakanin. Espelengin ang pakanin. P-A-K-A-N-I-N. Nandyan. P. Pag-ibig kay Jesus. Pakiulit. A. Alaga sa tupa. Pakiulit. A. Kalinga sa tao. A. Alalayan ang mahihina. N. Naglilingkod sa iba. I. Intindihin ang mga may problema. Intindihin ang mga may problema. At huling letra po, N. Nagsasakripisyo para sa kapwa. Salamat po.
Sa tulong ni Maria, mag-alay tayo ng bulaklak sa kanya ngayong Mayo. At ni San Jose, piyesta ngayon, San Jose manggagawa. Naway, kaibiganin natin ng matalik at malalim nating mahalin ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, kasihan mo kami ng iyong grasya upang tulad ni Apostol San Pedro, magiting naming maipahayag ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristong anak mo. Buong galak tayong manalangin, tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, naway maramdaman ng mga nanampalataya ang kapangyarihan na muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa panahon ng kahinaan, pagsubok at kagipitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naglilingkod sa simbahan at sa pamahalaan, naway lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig kay Jesus, ang mabuting pastol, magsilbi nawa siyang inspirasyon at lakas sa paglilingkod nila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa darating na halalan, huwag nawang manaig ang salapi at pagkagahaman. Bagkus, ihalal nawa namin ang mga taong may kakayahan, katapatan at tunay na layuning maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nalugmok sa kahirapan, sakit at mga suliranin, naway lalo kanilang kilalanin bilang kumakalingang Diyos na nagkaloob ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, tanggapin nawa sila sa ligaya ng maluluhating kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo kami at gawin mong matibay ang aming pananalig sa iyo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alay, gawin mong totoo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nag-hahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, hinahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa iyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Si Kristo'y muling nabuhay.
kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtago ang makina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabila. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panoy nakatiklo. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin. Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa Santatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, walhating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtago ang makina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabila. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipinagkalo mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang niyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, maalala nila mga pangalan sa binyag na ilang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Thank you.
sinasamba ka namin. Pinikintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Madre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, magsiyo po muna ang lahat.